Hello mga kaibigan, welcome back sa aking channel. At ngayon po ay magluluto po tayo ng tempura, sibas, prawn and vegetables. So ipapakita ko po sa inyo ang ating mga recado. So ayan guys, meron tayong tiger prawn dito. Ayan, 15 na piraso. Meron din tayong sibas, whole sibas 2 guys, na kinat ko na ng mga ganitong portion. Tapos meron po tayong 5 tablespoons of all-purpose flour, at ito po yung kalahati niya ay 3 tablespoons of corn flour. Tapos meron din po tayong talong at meron tayong mushroom. Tapos lalagyan natin yan ng malamig na tubig at dash of garlic powder and dash of salt. So halina po kayo, tayo na po magluluto. So ayan guys, ikakat natin ang ating eggplant ng maninipis lang para po siya mag-crunchy po siya mamaya pag ating pong iluluto. At ikakat din po natin ang ating mushroom. Ayan po, alisin ko lang po yung ano niya ng konti. Tapos ikat natin po yan ng pahaba para siyang french fries. Ayan po guys, ganyan po ang pagkat po ng mushroom. So ayan po guys, ikat natin yan. So ayan guys, ganyan lang ang ating mushroom. So ayan po guys, atin pong haluin ang ating butter para sa ating tempura. So nilagay ko po yung cold water dyan. Okay. Tapos haluin natin. Ayan po. Tapos sprinkle natin siya ng kunting garlic powder. At kunting asin. Para po may flavor siya. Ayan po guys. Tapos halu-haluin lang po natin. Ayan po. Kung kulang pa po yung tubig, hindi ko po kasi siya nilagay lahat. So, lagay natin lahat. So, yan po. Kung kulang pa po ang tubig, pwede nyo po siyang dagdagan hanggang po ma-reach nyo yung texture na gusto natin para sa ating tempura. So, pag ganito po guys, half cup na inilagay ko, kulang pa po siya. So, dagdagan pa po natin ng mga 1/4 cup. So, dagdagan pa po natin ng tubig. At ating haluin hanggang sa makuha natin yung texture. So, ayan guys, pag mga ganito na, ganyan, okay na po yan guys. Ayan. Ganyan po ang kailangan nating texture ng ating butter. So, ayan po guys. So, kayo na po ang magdagdag ng tubig kung kulang pa po yung tubig. So, ayan guys, dapat chine-check nyo ang inyong mantika. Check natin. So, ayan guys, pag yun ilumutang na, ibig sabihin po, ayan, lumulutang na po siya, pwede na po tayong magprito. So, ayan guys, iuna natin ang ating sibas. So, ayan po, meron tayong sibas dito. Dapat po, inaalis niya yung excess na kuwan dyan sa ating ano, para hindi siya masyadong maraming butter. So, ayan po guys, dito na po natin yan. Ayan po, sakto lang po ang init ng ating kawali, mantika. Kasi dapat po guys, hindi siya masyadong mainit at hindi din po siya malamig. Kasi po, pag malamig ay yung mantika, inaabsorb po ng harina ang inyong mantika. So, ayan po guys. Sa kapag magprito po kayo guys, dapat po may mga espasyo sila. Ganyan, para po hindi po siya mamantika. Ganyan po guys. So, iprito natin yan guys hanggang mag-light brown lang siya kasi i-double fry po natin yan mamaya. So, ayan guys, pwede na natin siyang baliktarin kasi mamaya po, iprito pa po natin yan ng pangalawang bisis ng high heat. Ngayon po, ang ating apoy ay medium lang po. So, ibaliktad natin yan. Ayan po. So, ayan guys, pwede na natin itong hanguin kasi po, i-double fry natin mamaya. So, hanguin na po natin yan at maglagay po tayo ng ating hipon. At meron na pong nagsasabing gutom siya. So, tayo na po'y magluto. So, ito po yung ating hipon.
Ayan po. So, lagay po tayo ng tatlong hipon din lang para ma-espasyo yung ating oil at hindi siya masyadong magmantika. So, ayan po guys. Lagyan pa po natin siya ng isang pansin ulit. At ang ating anak ay gutom na. Sinuto pa rin po natin yan hanggang mag-light brown lang siya kasi idudubol pa din natin ang ating hipon. So, ayan guys, ito na yung ating chicken frying. Ayan po, naka-high heat na po yung ating apoy. So, ilagay na po natin. Ito natin ulit ang ating ayan, sibat. Ayan po guys, iprito po natin yan hanggang sa mag-brown siya. So, ayan guys, pwede na natin siyang balik pa rin. Ayan po. Tapos iluto din po natin yung isang kabila hanggang sa mag-light brown. Ayan po. So, ayan guys, ito po ay ready na. Ibaliktad lang natin ng konti. Tapos, hahanguin na po natin yan. Ayan po. Tapos, ulitin po natin sa ating prawn. Ayan po, i-ano ko ng konti kasi ilagay ko yung prawn. Iyan, i-double side natin yung ating prawn hanggang sa mag-crunchy siya. Ayan po. Ulitin ko na yung ating sibat at ready na yun. Brown na po yung ating sibat. Ayan. So, i-frito din po natin to hanggang sa mag-light brown. So, ayan guys. Pwede na natin balik pa rin ang ating sibat. Ayan guys. So, ayan. So, ayan guys, ito na. So, ang brown na po siya. So, alisin po natin yun. At ilagay po natin ang ating talong. Ang ating talong. Talong. Ayan po ang ating talong. Ito naman po ang kanilang side dish. Gumawa na rin po ako ng so, iprito din po natin ito hanggang sa mag golden brown. So, ayan po. So, ayan guys. Baliktad din po natin ang ating talong. Pwede na. Ayan po. So, habang piniprito natin ang ating tempura, ito pong sauce na to ay soya sauce. Nilagyan ko po din siya ng rice wine vinegar, sesame oil, at saka po honey. Ayan po ang sausaw nila. So, okay na po ang ating talong. Alisin na po natin. At tayo po yung maglalagay ng ating mushroom. Masarap po ang mushroom ito kasi po para siyang french fries. Pag yung naluluto po, para lang siyang french fries. Pahaba. Ayan po guys. Mainit dito sa aming kusina. So, iluto din po natin yan ng ganda. Mag-light brown. Ayan po guys, ang ating mushroom ay almost done. Ayan po guys. So, iprito na po natin yan ng ganda. Ready na po. Kasi may kumulit ako pa mga dito ng tatlo. So, isa daw na natin. Para kung sa mag-crunchy. So, ito po yung ating mushroom. Ayan po guys. Kasi gusto na yung ating anak. Ganito po ang pinaghawakan mo. Pinaghawakan mo. So, ayan guys. Ready na ang ating mushroom. So, pwede na po natin alisin. Ayan po. So, ito na po ang ating tempura. Ayan, meron pa yung tempura prawn, tempura sibas. Ayan ang ating talong. At ito ang ating mushroom. So, hope you enjoy guys our video for today and don't forget to subscribe and give this a thumbs up. Stay safe and healthy and God bless. So, hello guys! Tapos na po akong nagluto. Kaya, very crunchy po siya. Salamat po sa panonood. So, ulitin po at sana po ay kita-kita tayo sa aking susunod na mga video. Stay safe and healthy po and God bless always. Bye, folks.